kailangan natin siyang gawin. Kasi kung hindi, mas magiging madalas yung pagbaha, mas ganito ba niya. So at some point, it still drives you to work kahit pagod ka na. At some point, you give more than what you have to minsan. Kasi your people deserve that. Da serye kung saan tayo ay magkwekwentuhan, magchichismisan at magkukudaan lang about life, adulting, career, love life, kaperahan, at kung ano-ano pa. I'm Jazz and I'm your forever kakuda. Kamusta kayong lahat today? Yes, sana ay okay lang kayo. Paulit-ulit na ako kasi gusto ko lang din kayong kamustahin. Minsan kasi, di ba, gusto natin yung kinakamusta tayo. Kamustahin din natin ang ating mga kaibigan. At for this episode, mga kakuda, ay nag-invite na naman ako ng aking college orgmate, college friend, batchmate, at grabe, itong taong to, apakaraming achievements, apakaraming hanash, apakaraming niyang nagagawa sa life, at isa po siyang public servant. Yes, siya ay disaster risk reduction and management officer sa ano lang naman po, mga kajusters at mga kakuda, Libon Albay, Philippines. Para ma-inspire tayo anumang world dyan sa pagiging public servant at ang work sa local government unit at nasa probinsya pa po. So tawagin na natin sa Kuda Serye, all the way from Libon, Albay, Ian Ceciliano. Ay, te! Hello, guys! Hello, te! Kumusta? Okay lang naman. Ikaw ba? Kumusta na, Ian? Masaya, masaya. Kontento sa buhay. Char. Nakakainis. Yeah. Market mo yung love life. Yeah, masaya, masaya. Oh, yun yan. Nabanggit ko kanina si Ian ay isa na namang college friend, college orgmate, batchmate. So, yan. Sabi ko nga sa inyo, iniisa-isa ko na dito sa Kuda Serye yung mga yan. So, Ian, kamusta naman ang buhay? Public servant. Woo! Dahil anong ginagawa mo ngayon, ikwento mo sa mga kajusters. Well, what I do right now, yung pinakatrabaho ko, I work as a local disaster risk reduction and management officer ng Libon, no? So it's in the province of Albay. Medyo matrabaho lang siya because of the fact that kapag typhoon season, halos lagi sa amin dumadaan, no? yung truck ng bagyo. Although kasama naman namin dun yung Samar, yung Leyte, no? Pero yun nga, yung most recent na medyo matrabahong, as in medyo mabigat talaga, was during yung last year, November. Ulysses? October, November. Oh. Tapos pati na yung, yeah, Quinta, Rolly, Ulysses. Sunod-sunod. Tapos alam mo yun, parang it was still during the pandemic. So yes, medyo windang din talaga kami kasi, ayun, one of the strongest typhoon of 2020 hit us. Mm-mm. And hindi lang siya dumating nang siya lang kasi there is a pandemic, tapos may nauna pa si Quinta, tapos yun si Rolly, then may sumunod pa sa kanya, which is yung Ulysses, no? So parang pagod na kami, pero wala naman kaming choice. Now, kinaya naman. We swore to do the job na. Kinaya naman. Yes. Oo. Actually, parang it took a toll on me then in my mental health, no? Kasi parang until December, January, parang nahihirapan pa din ako mag-focus. Pero yes, yung concern kasi doon is parang pag sinabi namin pagod kami, kanino naman namin sasabihin? Sa, alam mo yun, parang hindi din naman, wala din naman kasing intervention for us na parang, alam mo yun, may psychosocial debriefing, yung mga ganun. Medyo kulang pa tayo doon in that sense, no? But aside from my job as a local DRM officer, meron din a coming organization, no, which is called the Lubo Initiative. It's a civic organization that youth in Libon
have formed, no? But we started actually with a mangrove planting, but then napunta na siya sa iba pang ano eh, iba pang advocacies, no? Kasi we started with environment, but parang madami din kasi kaming gustong gawin or itulong sa bayan namin, kaming mga kabataan ng Gibo. No? So, from environment, napunta kami sa initiatives and advocacies on education, on empowerment, and entrepreneurship. So, parang yun yung naging 4Es ng Talubo Initiative, which, unconsciously, yun din pala yung 4Es ng DevCom. So, parang, nasabi nung isang kaibigan ko na, 4Es yan ng DevCom. So, I was like, ay, oo nga. But anyway, so parang, at some point, pag doon, bumalik ka din doon. Oo, parang lumabas pa din unconsciously yung pagiging devcom ko dun sa mga ginagawa ko. But anyway, aside from as a DRM officer, yung civic work namin sa Talubo Initiative, medyo ano din, we are doing some consultancies on the side, no? Kasi, you know, hindi sapat ang kinikita sa gobyerno. Medyo. Pero kaya naman. Pero lumalablay pa rin. Dami ganap. Ano naman? Yeah. It's, ilang years ka na dyan, te? Sa ano? As sa Libon? Oo, DRM. As DRM officer, siguro, I'm on my 6th year, no? But I started working in the local government. Yeah. Mm-hmm. I started working in the local government since 2012. So, it's 8 years already, no? Kasi estudyante pa tayo nun. I mean, ako pala. Kasi ano, di ba? Shifty ako, tapos na-delay ako ng one sem. Mm-mm. So, I was still a student doing my thesis, but I already started working sa local government. Kasi nga, if hindi ko nakwento ko na sa inyo before, scholar kami ng local government, no? Ng LGU namin. So parang ang required sa amin is to give back, I mean, work for the LGU for 1 year. No, so I did that starting 2012. So tapos na dapat ako ng 2013, pero na-enjoy natin yung trabaho sa LGU. Masaya talaga. I mean, for me it's a love-hate relationship which I have been dealing with for like 8 to 9 years, but andito pa din tayo. So, dami mo na din. Alam mo yung pag sayang. Pero minsan malungkot. Oo, gets. Para lalo pa na sa disaster yung work mo. Tapos, Bicol pa, no? Yung area na lagi natatamaan ng bagyo. For example, kuwari ako, government worker din naman. Pag bumagyo, wala kaming pasok. Pero ikaw, te, pag bumagyo, dapat... Sana all. Gising ka. True. Totoo yan. Parang kumbaga kami lang din yung ano eh. Well, kami kasi yung task to manage that, no? Mm-mm. Before, during, and after. But it's really stressful, no? Pero masaya siya, no? Kasi when you get to help people prepare for hazards that are coming, and eventually, pag after ng bagyo, you can say na, we had ano po, zero casualty despite nung lakas ng bagyo. It's really fulfilling, no? Kasi sabihin na natin na merong restrictions yung office mo na kulang kami ng tao, kulang din kami ng resources, equipment, but we still make the best of what we have. Yes. Oh, kasi, alam mo yun, parang sabihin natin na first class municipality kami, it's also difficult. Why? Because we have more than 80,000 people in 47 barangays. And then, geography din kasi nung bayan namin is meron kaming coastal barangays, meron kaming lake barangays, marami kaming upland na prone sa landslide, madami din kaming nasa lowland barangay na prone sa flooding. Well, to also give you a context, Libon is the catch basin ng Albay. So, lahat, yung tubig sa 3rd District, malalaking LGUs ng Albay, sa amin bumababa, no? So, sa amin nagde-drain. So bahain it's really talaga, Sobra. Sobrang bahain. And the thing is, we are highly agricultural, no? So, parang, kapag kasi nakadepende sa agrikultura yung pamumuhay nyo bilang isang bayan, sobrang importante, or, sobrang critical nung mga pagbaha, nung mga bagyo, kasi you can't hide. Hindi mo maitatago yung mga tanim mo, di ba? So, yun, kailangan din talaga ng interventions, no? Infrastructure, environmental interventions, no? Which we are trying to do din. But medyo mahirap, no? Kasi
yun nga, madami din namang, well, Philippines is highly ano, sensitive to climate change, no? So, madami din namang nangangailangan. Pero, yun nga, we're trying to access yung People's Survival Fund, yung sa Climate Change Commission, no? Para naman ma-address namin yun. Kasi given our own resources, we can. So, yeah. We're trying, pero medyo mahirap eh. Hi, Kakuda! Isa ka rin bang podcaster katulad ko? Alam mo ba na pwedeng tayo ditong kumita sa pagpapodcast na ito? Alam mo yan? Kung hindi mo pa alam, ito na, sinasabi ko na sa'yo. At kung gusto mo rin mag-earn kahit konti lang from podcasting, mag-join ka na sa Podmetrics. Pumunta ka lang sa podmetrics.co at doon mo makikita ang ibang mga brands na naghahanap din ng mga podcast katulad ng Kuda Serye kung saan pwede nila tayong gamitin. Gagamitin lang nila tayo ganun sa pagpapromote ng mga products at pwede silang makipag-partner sa atin at tayo din ay pwedeng maghanap doon ng mga brand partners. Ano pang hinihintay mo? Use my code Kuda Serye. Podmetrics, the easiest way to monetize your podcast. Pero feeling mo marami naman na na-improve nung dumating ka? Kasi ikaw yung head ng unit or I guess naman. I think one thing that we can be proud of when it comes to our response is yung typhoon information and warning namin. Oh, yun talaga important. No? kasi it's very important that we prepare for hazards. Kesa doon sa mas mabilis ka mag-rebuild, no? Parang ganun. Alam mo yun, parang mabilis ka mag-clearing or whatsoever. Pero ang mas importante is mas makapag-prepare yung mga pamilya sa kani-kanilang mga tahanan. Kasi when you don't do that and people are clueless of what's happening, many people will die. Yes. No? So sa kami naman, siguro it stems out from me being a DevCom graduate, no? Very important sa akin yung communication, yung typhoon information and warning. So what we are doing is, kasi diba, yung PAGASA nag-i-issue ng severe weather bulletin. Uh-uh. So yun kasi, yung PAGASA warning na yun, which is very technical. Even yes. I, when I was starting as MDRRMO, parang, ano ibig sabihin nung 454 kilometers east of D1 Eastern Samar? Nasaan siya? Diba? So, gets natin na nasa Samar, pero gaano ba kalayo ang Libon sa Samar? At kailan dadating yung bagyo? Kailan magiging malakas sa atin yung bagyo? Kailan titigil na yung hangin? Parang ganun. So yun yung isa sa mga dilemma ko when I was starting as an MDRRMO. So ang ginawa namin is we tried to utilize yung data from PAGASA wherein we compute, for example, sinabi na nasa ganitong coordinates ngayon yung bagyo. So, kinuha din namin yung coordinates namin. So, kinompute namin yun kung gaano kalayo. And then, based doon sa layo na yun, kinuha din namin kung gaano kabilis yung paggalaw ng bagyo. Uh-uh. So, nakocompute namin kailan pinakamalapit sa Libon. So, every time we give an update sa mga residente namin, binibigay namin yun. Uh-oh, and we are also taking na note that ito ko ay pwedeng magbago. Mm-hmm. Yes. Kung mapapansin mo, when I post warnings about typhoon when it comes to Libon, it's specific to Libon. Yes. So ito po, ang distansya ngayon, kay pinakamalapit po siya sa atin ng ganitong araw. So kailangan po natin mag-prepare, ganyan. So yung mga ganun, nandun pa din ako sa yung DevCom ay lagi dapat, when you communicate, you make people understand. It's not important that, you know, you can understand yung technical information na yan, but what matters more is kung naiintindihan ba ng tao na dapat makatanggap ng impormasyon. So, parang from then, we even get it nakakataba ng puso kapag people go to you and then they say, salamat po dun sa information kasi kung wala yun, siguro baka hindi kami nakapag-prepare or whatsoever. Mm-hmm. Yung mga simpleng bagay na ganun lang. Tapos, in fairness naman, we've been using that system. We call it Project Ligtas. Project Ligtas. Project Ligtas is the one that we use for computation and analysis ng typhoon information. We've
ginamit namin yun since 2014 eh. So it's been like 6-7 years. And never pa naman kami na-fail nung system na yun kasi pinacheck ko din yun sa ilang kakilala natin sa PAGASA. And sabi nila, the math is correct naman. No, so kayo talaga yung nag-ano, may yes, nag-model, We develop yung system. Gamit lang namin Excel, no? I just have my friend na ano, sabi ko my college friend, sabi ko, Abraham, may ganito tayong need ganyan. Can you do it in Excel? Sabi niya, "Ah, yes, okay, sige." So ginawa namin 'yon. So ngayon, may revisions na doon sa system na 'yon. Tapos ngayon, ganun pa din. Nagagamit pa din namin, tama pa din naman yung information. Never pa naman siya nag-fail so far. It's just that we also have to be careful with ano, with the information that we release, no, na dapat yung mga warnings na ito nagbabago every 6 hours, every 3 hours, no. Tapos alam mo, nakakatuwa doon is kapag kami na late ng 30 minutes or 1 hour mag-update, naghahanap na yung mga tao. Diba na, sir, nasaan na ngayon yung update ng yung sa typhoon? Sabi ko, wait lang. Kasi minsan, alam mo, oo, seryoso, kasi minsan, kapag response na baga, syempre, magpapa-evacuate ka na and all. So, kailangan mong immobilize yung mga tao mo, yung logistics mo, yung resources na ipapadala mo sa mga barabarangay. So, tapos nakakalimutan mag-update na, ay, shucks, 11 na pala, shucks, ano na pala, 5 p.m. na pala. So, people are already looking for information. At minsan, parang sabi ko, ang demanding naman ng mga tao, but when I look at it from a different perspective, it's good. Why? Because they are already looking for the gap na na-feel mo. Parang napunan mo yung gap na yun. Eh. Before, parang nag-aantay na lang sila sa TV, sa radyo. Ngayon, ang main source na nila is yung local government, which is really good because you are portraying an authority when it comes to disaster management na yes, makikinig kayo sa LGU. Na kapag hindi kami nagsabi na kailangan yung lumikas, okay lang. Kasi ibig sabihin, tansyado namin na, yeah, you're safe, we are safe. So kapag, in fairness naman sa mga residente namin, kapag hindi galing sa amin yung information, Bine-verify nila talaga sa amin or hindi nila sinashare, which is really good because, bine-verify nila sa amin na, Sir Ian, totoo ba to? Na ganyan-ganyan. Sabi ko, ah, hindi po, fake news yan. That's, ano pa, 2016. Mga ganyan, Typhoon Yolanda pa yan. Kita nyo naman yung mga ganyan-ganyan. So, nakakatuwa na from a DevCom perspective na sobrang laki ng role ng information and warning na nagagawa kapag localized and contextual yung information. No? So, it saves lives. Yes. Actually, information saves lives. Yun so far. Well, aside from that, ako din kasi yung unang MDRR mo ng bayan namin. Eh. So, wala din benchmark. Kung, alam mo yun, kung... First official. Mm-hmm. Before kasi, parang designated lang siya sa planning office and all. So, yeah. So far naman, ang mga strength namin would be capacity building, yung mga ganun. What we want to do kasi in Libon is, we really believe that when we want to change behavior and mindset, we should start young. Na, so, we do it in schools. Kaya, nakikisabay na din kami tuwing merong yung NSED, National Simultaneous Earthquake Drill. Okay. No? So, it's done quarterly in schools. So, what we are doing there is, before the NSED conduct, for example, yung conduct ng drill is Friday, minimit namin yung mga school DRRM coordinators ng Wednesday. Anong gagawin namin? For example, o ganito po, ituturo natin kung paano yung pagsasagawa ng tamang drill according to FIVOCs, according to yung mga ganon. So ano po yung step by step para at least, alam mo yon, kung humihingi ka ng output, talaga. Yes, kung magtitrain ka. Kasi kung humihingi ka ng output, kailangan mo ng report, kailangan na gagawa itong ganito, magbigay ka ng input. Yun ang problema kasi sa ilang national agencies eh. Sorry. I'm sorry. Okay lang. Na, kasi parang minsan they are demanding a lot from LGUs but they don't give input. Gusto mo ng output pero hindi ka naman nagbigay ng maayos na instruction. So anong gagawin namin? Mm-hmm. Alam mo 'yun, parang much as we would like to comply with what you want us to do, ipaintindi niyo din sa amin kung bakit namin kailangan gawin at bigyan niyo kami ng tamang resources or sapat na resources to do it. Because LGU
LGU people are already spread thin. Masyado nang maraming pinapagawa sa amin. Oh, oh. Ilan ba ang NGAs? At lahat ng yon sa amin pinapagawa. Sabihin na natin na merong iba't ibang departments, but still, ilan, magkano lang ba ang budget ng LGUs? At depende ilan lang pa ang permanent? Sa, ay yung ilan jump order pa? Yes. Yes. Diba? So medyo masyado ding komplikado yung mga ganun. Which is, that's why anyone who stays in the local government and does his or her job ng maayos, sobrang bilib ako sa mga ganun. Kasi you don't stay because of the sahod eh. Because it's relatively low compared to, you know, other opportunities that we have. Pero yung mga nagsistay na matagal talaga sa LGU and never nalam ng sistema, sila talaga yung may pagmamahal sa bayan. Mm-hmm. Yung mga ganun. Kasi kaya yung mga nagre-retire namin na yung mga co-workers namin na kilala kong as in maayos magtrabaho, I really commend them. I really appreciate them. Na ganun nga. They stayed. Mm-hmm. Even mahirap din talaga. Anyways. True. Alam mo, gets yung sinasabi mo, parang nakakanya-kanya na lang yung LGU. Tapos, aside dun sa ibibigay sa'yo na new instructions nga, parang ang dami mo pa na everyday mong ginagawa. Tapos, na ano ko lang kanina na yung disaster. Oh, naisip ko lang bagyo, pero nga pala lahat, lindol, lahat. Ikaw ang may awa. Yes. Kahit, let's say, yung fire, merong Bureau of Fire, di ba? But still, kasama pa din doon ang DRR. Isipin mo, this pandemic, it's a health emergency, it's a health crisis. But still, we are part. As in, sobrang critical din ang naging role ng DRRMOs, hindi lang sa Libon, sa Albay, kundi sa buong Pilipinas, no? There were instances nga when nagkakaroon ng initial meetings for COVID, ganyan-ganyan, one of the doctors in the province, no, umattend kami ng meeting ng for COVID-19. So ang invited ay mga rural health physicians and MDRRMOs. And some doctors are, may isang doktor na nagsabi, anong ginagawa ng mga MDRRMOs dito? Eh, health crisis to. Mm-hmm. Eh, kami naman parang, hindi namin alam. In-invite ninyo kami, ganyan. But nung nangyari na nga yung pandemic, sobrang laki na naging role ng namin, ng DRR sa pandemic, no, kasi we were in charge of logistics and most of the resources ay kung hindi kinuha sa bayanihan grant, sa amin kinuha kasi we have funds, no. But aside from that, feeling ko kasi yung ang mga DRRMOs kasi malakas ang connection sa mga barangay. Mabilis kami makamobilize sa mga barangays eh, kasi alam mo yon, parang pag may hazard, kailangan mabilis din talaga tayong bumalaw. So, feeling ko, dun din naging, at some point, critical din yung pagpasok ng DRRMOs sa pandemic response, no? Which is, we didn't expect. Kasi, alam mo yun? Dati sanay kami sa bagyo, volcanic eruption, flooding, mga ganyan. Tapos biglang, pandemic. Parang, it's all our first time. Kaya nung humihingi nga sila ng ano, parang, asan ang contingency plan nyo for COVID-19? I was like, wala kami niya. Lahat bago yan. Hindi namin yan. Oo. Lahat bago sa ating lahat. In, everything that's happening are, you know, trials. And ano, so, yun nga, etong pandemic, ang dami talagang LGUs na nagkanya-kanya. But, you know, makikita mo din naman kung sino talaga yung mga LGUs na naging innovative, which is, of course, hello, Pasig. Shout out, Isko. Pwede ba lumipo? Namang, ano, matututunan dun sa iba't iba. Yeah. Hindi naman. But yeah, nakakatuwa lang na nakikita mo talaga na maraming surface din na magagaling na leaders. Although, madami ding nakikita ng mga ano, hindi marunong mag-desisyon, ganyan. Or nakikita mo yung... nakikita mo yung parang ulterior motive nila sa pagtakbo sa gobyerno, yung mga ganun. But, well, that's life. Sana, no, sa 2022, no, mas pumili na maayos sa mga kababayan natin. Shout out kayo ay magparehistro. Yes, please. Yes. Pero please, alam mo, do register. Oo. Na. Alam mo, Ian, parang nabibreak mo yung ano eh, yung parang perception sa mga LGU. Kasi sa iba naman, ang naririnig ko, pag LGU, lax lang.
wala masyadong ginagawa compared naman sa ibang mga national agencies. Pero sa mga kwento mo, parang naano mo, yun nga, nabibreak mo yung stereotype na ganun. Sa tingin mo ba, sa lahat yan ng LGUs? Or, siguro, or may ganun ka rin ba? Siguro, there are days naman na hindi sobrang busy no sa office. Kasi, pero may times din kasi na kailangan mo di mag-relax at some point. Kasi you've been through a lot. Especially pag fourth quarter ng taon, no? Sobrang, ano kami niyan eh, crunch time lagi kasi yung mga bagyo and all. Sa tingin ko naman, nasa organizational culture din kasi eh. Yung alam mo yung parang pagiging chill and all. Ako, alam ko kung kailan ako mag-relax. Parang ganun. Pero alam ko din kung kailan ako kailangan magbigay ng 100%. Kasi nga, alam mo yan eh, parang pag crunch time talaga, lalo pag typhoon response, ano talaga yan? Walang uwian, dun matutulog, pagkagising sa umaga, madami ng imi-meet and all, kasi nga, lalo after ng bagyo, no? When it comes to, may ganun talagang perception na sa LGUs madaming petics, no? Pero ang daming trabaho ang kailangan gawin sa LGUs, I swear. If you're just going to do your job, you won't be bored. Mm-hmm. Oo. Madaming gagawin sa LGU. Feeling ko lang din, mas kailangan lang siguro na yung mga i-appoint na mga empleyado would be the people who really want to serve. Hindi yung pumasok lang sa gobyerno kasi kailangan nilang kumita ng pera. Magkaiba kasi yun eh. On my part, no, I chose to stay for so many times. There have been offers. Pero I said no because, I mean, sabi ko nga doon sa isang nag-offer sa akin, it's, medyo mataas yung, it's an NGA, pero hindi department. Basta, parang they offered if I want to be team sa disaster response. Well, to be honest, hindi ako nahirapan mag-decide. Mm-hmm. Sabi ko, given what's happening right now, Libon still needs me. Talubo Initiative is just growing. We've just started Talubo eh, that time. Sabi ko, I would not go because Libon still needs me. Madami pang kailangan gawin. You could help Libon more if you are in this office. Ganyan sabi ko. Siguro naman makakahanap pa kayo ng ibang mas deserving, no? But right now, at this point, I can't leave Libon. Hindi pa ako handa. Yun, so parang... Hi, Kakuda! Ikaw ba ay magpapabudol sa Shopee? Kung magpapabudol ka sa Shopee, ay idamay mo na ako dyan! Alam nyo ba? Alam mo ba na ang Kuda Serye is now a sponsored podcast by Shopee? At kung ikaw nga ay magsha-shopping habang nakikinig nitong episode na to, i-click mo yung link ko. Nandyan sa description nakalagay podlink.co/6UX. Pag kinlik mo yan, papapunta ka ng Shopee at ayan na, start mo na yung budol na yan. Mag-shopping ka na at para ako din ay makapag-shopping. Thank you Shopee for sponsoring this episode. Bye! No, pero still, no regrets. I'm still happy to be here. I'm still happy to be serving my fellow Libongenos, and then that, it's not that I'm already comfortable, no? Pero kasi, ang naisip ko, wala pang papalit sa akin na si DRRM officer. Feeling ko kung meron na, I would be very willing to go. Kasi so far, sa opisina namin, ako lang yung permanent and the rest are job order. So, isipin mo yun, ang critical ng role ninyo, pero when it comes to manpower complement, sobrang hindi pa stable, no? And it's also one thing that we also have to address sa local government, no? Because the technical skills that you need to function properly, you can't get that. Mm-hmm. You can't get that na at your will, no? There would be restrictions kasi nga yung job order system ganyan. It's very it's not just evident in the national, no, even in the local government units. But yun nga, mabalik doon sa tanong,
hindi naman talaga petik sa local government kung gagawin mo yung trabaho. Yung work mo talaga. Perhaps ang kulang lang din is people do not recognize the need for them to do their job. Because most people, yung ilan na offices sa local government, they don't go to the barangays. They don't see the needs. But if you go to the barangays, if you get to see the people, if you get to talk with them, if you get to interact with them and know their story, you will be more inspired to work. Why? Because yung salary na nakukuha mo is already a privilege, no? I mean, buti ikaw. Meron dadating sa'yo buwan-buwan. Samantalang may mga kababayan mo, dumadating after 3 months kapag nag-ani ng rice, kapag nag-copra na ng nyog, no? Kapag nag-ani na ng mga tilapia or alam mo yon, you will be more thankful and be more appreciative of what you have in the office kapag pumupunta ka sa mga barangays, if you get to meet people. Kami kasi sa trabaho namin, we always, you know, go to the barangays, we always meet the school DRM coordinators, and we see the need. Yes. Parang minsan, kahit pagod ka na, parang bakit pa ba natin ito ginagawa? Ang dami-dami na binibigay sa atin ng trabaho. Pero parang alam mo yun, kailangan natin gawin itong proposal na to kasi kailangan natin siyang gawin. Kasi kung hindi, mas magiging madalas yung pagbaha, mas ganito ba niya. So at some point, it still drives you to work kahit pagod ka na. At some point, you give more than what you have to minsan. Kasi your people deserve that. Wala lang. I mean, yes. Yeah. Siguro mas kita mo rin yung impact ng ginagawa mo kapag local government unit, no? Yung kita mo agad. Yes, yes. Siguro actually, kaya lado ka din na-inspire. In one of my essays nga, parang for that, I think that was an application for a JICA training, no? Parang sinabi ko doon na, it is here where I see my actions make an impact to people who I serve. That's why dito muna ho ako kasi dito, yung ginagawa ko, mas nakikita ko yung epekto sa buhay ng tao. And siguro, sa pagdating ng panahon, kapag okay na ako sa libon, perhaps I can serve more by going to a higher office or a different office sa future. Pero hindi naman ako nagmamadali. Hindi naman ako ambisyoso. Alam mo yun, parang, okay, dapat maging lagi ako. Lagi kailang minilolo ako, diba? Yung position. Yeah, ang akin lang naman, as long as I serve, kahit saan naman, basta kailangan, go tayo. Kung hindi na, wala namang problema. We can go somewhere na mas kailangan tayo at mas na-appreciate tayo. Yun. Naka-proud si Ian talaga. O ako na, ever since, naka-proud yung ginagawa mo for Libon. Tapos ako mismo, nung nakapunta ako na Libon, di ba na 2018, dinala mo kami dyan. Parang sabi ko, ito yung laging kinukwento ni Ian, ito yung lagi niyang sinasabi. Ito yung bukang bibig niya. Alam, parang nakita na namin yung finally. So, eto Ian. Kasi parang marami pa rin na, siguro ang nakaka-happy na lang din, marami sa mga government agencies, LGUs, mga millennials na yung mga kasing age natin na parang binabago yung mga sistema, yan, katulad ng ginagawa mo. Sa tingin mo, ano pa yung, kung merong parang nakikinig na gusto niya, parang gusto niyang i-try yung work sa government pero parang nagdadalawang isip siya, parang ano yung pwede mong inspiring message sabihin? I mean, just give it a try for me, no? Ako, just give it a try. Pero just try your best. If you really want, mag-apply ka, no? But you know, appointment in local governments are, you know, it's very politika. Yes. Let's put it there, no? Yeah, but still, if you really want to help, you could try. But if it doesn't work, then go somewhere else. No, ang pagsisilbi naman sa bayan ay hindi lang sa government. Eh. You can government still serve work. Your fellow Filipinos, even though you are, kahit nasa private organization ka or whatsoever, INGO, you can help. No, hindi naman tayo nagde-demand na lahat magtrabaho kayo sa gobyerno kung gusto niyo ng pagbabago. No, it's not.
And besides, not everyone is cut for government bureaucracy. No, and dahil mo matututunan, you will have a lot of hurts and pain and hinanakit sa buhay, no? when you work in the government. But still, yung pagmamahal mo sa trabaho mo, pagmamahal mo sa bayan mo, would still cancel out those negative emotions, no? Kasi minsan maisip mo, bakit ka nga ba nasa gobyerno? It's to work for the people. And yung ilang mga na-encounter mo na problem, perhaps my love for service is stronger than those. So I always choose to work in the government na just give your best, no? Hindi man ma-appreciate what you do, hindi naman issue sa'yo yun eh. Issue yun doon sa, hindi nakaka-appreciate sa'yo. Basta ikaw, on your own, makakatulog ka ng maayos, kontento ka, alam mo na masaya ka, alam mong wala ka namang inagrabyado. So, it's fine. Makakatulog ka na maayos. Masaya ka. If ever you die tomorrow, wala namang issue. Kasi, I mean, you did your best. You were honest in your work. Give it a try. But hindi nga lahat ay cut for government work. No? Kung ikaw sa tingin mo yung values mo ay nagaviolate na, kailangan kasi when you work for the government, you have parang strong guts. non-negotiables. Yung mga ganun, parang kapag ito ginawa sa'yo or kapag ito pinagawa sa'yo at hindi mo talaga kaya, know when the time that you have to leave. No? Parang integrity, no? Sabihin mo na, okay, I'm done. Bye. It's okay. Mm-hmm. Yes. It's okay if you want to leave kapag umabot ka na dun sa non-negotiable mo na yun. Yes. You can always go back next time. No? Government work is hindi naman siya sarado sa dapat millennial or whatsoever. Well, mas maganda, no? Mm-hmm. Now, hindi naman sa hindi innovative yung mga older natin, no, colleagues, but the innovations that we can do mas maganda. Na may mga ganon. Pero kung ikaw naman yung mahihinder yung growth mo, ma-violate yung values mo, it's okay if you go somewhere else, no? Advice ko dyan is you go where you are valued, you go where you are appreciated, and you go where you are going to be happy. Mm-hmm. Ang akin lang sa ngayon, ako, masaya pa din ako sa gobyerno. Yes. Kasi na din ako yung nag-work, lahat ng work, isa lang yung hindi government work ko. Tapos, ayun din yung sinasabi mo kanina, iba-ibang experience din sa bawat iba't ibang agency. Minsan sa swertehin ka sa isang agency na okay. Ako na, parang feeling ko na experience ko na lahat. Yeah. Kasi ang na-appreciate ko lang din sa LGU work ko is I'm also, malaki kasi yung appreciation ng mga NGOs, yung mga ganun for JICA, US Embassy, yung mga ganun. Sa LGU work, which is selling point ko sa mga trainings na na-attendan kumbaga sa Japan, sa US. Oo, so parang thankful din naman ako kasi yung local government namin is very supportive. Sa ganun na sa mayor, pupunta, may training po akong na in-applyan sa Japan and natanggap po ako. Adi, sige, go. Pati yung sa US, yung mga ganun. In fairness, ang laki naman din ang balik nun. Especially yung network sa US Embassy. Nakakatuwa. Yeah, because we get projects for our organizations because of my connections sa US Embassy sa YC. Oh, yun. Anyways. Totoo. Yeah. Saka parang hindi ka rin naman super, siguro yung iniisip ng iba pag sa LGU na sinalagot. Super doon ka na lang lagi, doon sa probinsya mo. Parang ikaw naman, meron ka pa rin mga opportunities na lumuluwas-tuwas pa rin naman ang kamay nilaan. Yeah. Kasi yung parang, paano ba? Yun ba inisip mo dati? Na parang, minsan kasi pag LGU, masastuck ka dyan, ganun. Lalo na kung saray ka sa buhay na nasa Manila, ganun. Hindi naman. I didn't have that notion naman. Pag LGU, hindi na ako makakaalis or whatsoever. Hindi naman. Pero kasi, nung pumasok ako ng LGU,
ang alam ko kasi, alis lang din ako after a year. Kasi nga, kailangan lumablay. Nasa Manila yung lablay. But... yes. Pero hindi niya nag-work out. Yeah. Ayun, so, yun. Guess. Pan- yeah. Kasi parang ini siguro lalo na kung sanay ka sa Manila life na mga party-party, yan yung mara access to lahat ng facilities, lahat ng kainan, services, di ba? Parang may something din kapag nasa Manila ka. Pero kung sanay, super sanay ka dun sa life na yun, tapos mabalik ka bigla ng probinsya, siguro yun yung mga nahihirapan. Pero ikaw, hindi naman. May Jollibee na yata. Hindi naman kasi ako nahirapan kasi galing naman tayo. In fairness, sa Libon, wala. Pero sa kabilang bayan, meron. So, yun. Di mas mahilig kasi ako sa luto ng nanay ko. Anyways, ayun. When it comes to buhay adjusting after yung pagbalik sa LGU na, sa bayan namin, hindi naman ako nahirapan kasi galing naman tayo ng Los Baños. Probinsya naman yun, di ba? So, hindi naman ako nahirapan mag-adjust. But minsan nga, yun nga, for example, may kitaan yung batch or mga may friend, kitaan yung mga kaibigan mo sa Manila or sa BGC or sa ganyan. Siyempre, hindi ka makakabina. But ano naman, siguro kami, on our end, kami nila Fudge, nila Vin, nila Earn, nagsischedule kami na every year, December, we meet, ganyan. So, yun na lang. I go to Manila every month nga dati, before pandemic. Oo, may time. May time na parang nandito na naman si Ian. Yung nakita ka namin bigla sa Cubao Expo. I make time din naman kasi, for example, may mga ganap yung kaibigan na importante. So, I go there kasi much as I wanna serve my, you know, I wanna serve my town, no? May life may mga kaibigan lang, may mga kaibigan din naman ako. May buhay pa rin naman ako na kailangan kong ipagpatuloy, no? So, my life doesn't revolve around my work. It doesn't define me. Although it's a big part of me, importante pa din yung pamilya mo, yung mga kaibigan mo. Kasi they are the ones who, you know, nurture you and support you with the things that you want to achieve in life. Ayun, thank you, Ian, sa inspiring episode na to. Kasi ako mismo, kahit natagal ko na rin nag-work sa government, so medyo relate ako. Pero yung life sa LGU, yan yung medyo curious talaga ako. Pero saka nakaka-proud talaga yung mga ginagawa mo ever since. Then, thank you. Oo, promise. Sabi nga namin, eto, anong future plans mo? Gusto mo bang tumakbo sa higher office? Off the record ba to? Ano? Di ba lagi ka naming niloloko? Ian, mayor ng Libon. Tsaka, future mayor. Hindi. Before, ako, I will honestly say na when I was doing my thesis, it's about local governance kasi. Oo, nung college, parang sabi ko nga na, parang gusto ko maging public servant nga or maging public official. But then, tas yung thesis ko talaga is about local governance, so medyo political yung yung stance nung thesis ko, no? But then when I get to work in the local government, parang ayoko na. I mean, ayoko na magpolitiko or what. Mm-hmm. Kasi parang nakikita mo din kasi yung mga politicians mo, that the things that they have to deal with, na parang kahit ayaw mo na or mapipilitan kang pumunta kasi nga alam mo yun, kailangan sa trabaho, yung mga ganun, parang ang hirap lagi ipi-please yung tao. Yes. Kasi, syempre, minsan, meron ka na din naman na personal life and you have perhaps differences in values doon sa mga ganap, no, sa politika. But still, mafo-force ka kasi nga you're part of a party or you're a politician or what. Ang akin naman is, kung saan na lang din ako mas makakapagsilbi at mas may gamit, no? If as much, paano ba? Kung pwede kong maiwasan yung politika, I would go for that, no? Before, sabi ko, parang gusto kong tumakbo ang politiko. Pero ngayon, parang, no. Sabi ayoko nga na nila, hindi mo kailangan tumakbo for public office kung gusto mo mag-serve. Ang daming ways to serve talaga. So, hindi mo ang daming ways na maging politiko talaga. Yes. Yun nga, parang sabi ko, if I will just stay in the executive branch, that's also fine.
Mm-hmm. Hindi natin isinasara, pero siguro mga ano, 80% no. 80% no. 80% no, tapos 20% meron pa ring pag-asa. Depende no kung anong mangyari. Baka ikaw ng next week o Soto. Charot. Well, Mayor Vico Soto si Lee, ano na. Pero, I don't know, hindi ko din naman kasi talaga masabi pinapangarap na magpolitiko. No? Hmm. Oh, tsaka mahirap din naman kasi magsabi. Let's just leave it to fate. No? Yeah, basta ako, ang akin lang sa ngayon, I will make use of the time that I have right now. I will make use of the position and resources I have, the connections I have for me to serve my fellow Libongenios better. Doon na lang tayo mag-focus sa pagbibigay ng servisyo, no? Kasi yung mga political positions na yan, well, I don't really, hindi ka din naman kasi talaga pangarap na. Oo. Gulat nga ako eh, parang shit. Okay, ayoko na pala. Iba-iba naman tayo na so pangarap. So yun, given na yun, oo, girl. Tapos ngayon, parang, okay, I can serve Libon in many other ways aside from being a politician. Yes. No? Mahirap din kasi yung maging politiko. So at least less stress yung ano. Mahirap ang buhay nila, girl. So, yes, ayun. Yes. Pero yun nga, ang akin na lang is ngayon, kung nasan ako ngayon, I will use the resources, position, and whatever I have to give the service that I have to. No, para makatulong sa pagbabago ng buhay ng mga kapwa natin, di ba? Yes. Napaka ano talaga nito ni Ian. Yeah. So, ayun te, salamat talaga for this episode. At meron ka bang gustong i-shout out? I-shout out mo ng mga taga-Libo. Salamatan, ganyan, i-promote. Wala naman masyado. Hindi, siguro dun sa pagpapasalamat, I think I would just like to thank yung mga naging mentors ko sa local government, yung mga karamay ko sa mga hinain ko sa buhay sa pagtrabaho sa gobyerno. Kasi kailangan mo talaga yun eh. You couldn't survive on your own. You have to find people who have the same wavelength and mindset as you. No? Kasi kayo-kayo lang din yung makakaintindi sa isa't isa, which is very important for you to go through the difficult phases of your work. No? Minsan, you feel down din kasi due to different factors, no, different reasons. But yun nga, for the many times that I thought of leaving Libon, I mean umalis, no, lagi akong napupunta doon sa nakikita ko na kailangan pa rin ako. Paano kung umalis ako? Not that feeling ko ang galing-galing ko, no, na pag nawala ako paano yung Libon. Hindi naman ganun, no. For example, sa DRR, paano pag umalis ako? And hindi ko sure kung sino yung mag-handle ng office ko. No? So what will happen kapag nagkakaroon ng bagyo? What will happen to disaster response? Kaya very ano din ako na umalis. No? Saka, yun nga. Yun kasi, masaya din kasi talaga. Masaya din kasi talaga. It's a love-hate relationship, but it has always been fulfilling when you get to see the smiles on people and they get to thank you for the things you did na akala mo maliit na bagay pero ang laki sa kanila. Mm-mm. Yun talaga ang bumubuhay sa dugo mo. Dugo. Yung nagbibigay sa'yo ng energy, yes, to work talaga. So ayun, Ian, yeah, thank you so much. Sobrang nakaka-inspire. Oo, thank you so much for this episode. At thank sa mga kajaster, sana nagustuhan nyo to. At if you like this episode, you can follow Kudaseryo on Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, at iyan i-upload ko dito sa YouTube. So, subscribe to my channel. Oh my God. Jazz Aberilia. Uy, nakasubscribe ako sa'yo. Uy, thank you, Teha. Kailangan ko yan. Yeah. At meron tayong After Podcast Kuda Group, na Facebook group Kudaseryo. At nasa Instagram din tayo. So, if you like to share itong episode na to sa Spotify, yan it. Itag nyo si Ian kung na-inspire kayo. At ayun, thank you talaga, Ian. Nakaka-inspire lalong mag-work sa government. Magbabay na tayo sa mga adjusters. Yeah. Bye! Basta galingan lang din natin lagi. Bye-bye! Bye, everyone!